Guys, magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik muli si Jolly Dutik para sa ating tutorial about sa DVD player. Itong aking naipakita, ito po ay power supply at saka sa kanyang amplifier. Ngayon po ang aking ituturo ay dito muna sa primary. Ito po ang kanyang EC cord sa kanyang circuit ito. Tapos ito yung kanyang sa switch. Galing dito sa EC cord, dumaan po iyan sa fuse. Yan po ang kanyang fuse. Kapag ang fuse ay nag-blows at naging itim, ibig sabihin may problema dito sa IC at shortage din ang itong kapasitor. Balikan ko muna, galing dito sa IC cord dumaan sa fuse, pagkatapos dito sa fuse dumaan dito sa kapasitor, dumaan dito sa choke coil at dumaan dito sa apat na diode. Tapos dumaan din dito sa filter capacitor, mayroon siyang normal na boltahe, mga 300 volts. Ang itong filter capacitor, mayroon din itong naka-steady, naka-store ng boltahe, mga 300 volts. Dapat bago po mag-repair, kailangan discharge muna itong capacitor. Kasi maaari kang makuryentihan pag hawakan mo ito. Okay, balikan natin. Dito sa filter capacitor, dumaan din yan. Mayroon siyang dito. Pupunta siya sa switching IC drive. Minsan pag mag-short ito, ito rin ang filter capacitor ay shortage din. Akala mo lang na sira itong filter capacitor, pero ang problema itong switching IC. Okay, balikan natin. Galing dito sa switching, papunta po yan dito sa optocoupler. Ito po optocoupler. Ang pag-test ng optocoupler ay diode test. Maring sa times 10, maring sa times 10k. Okay. Pagkatapos dito, dito rin po tayo sa chopper transformer. Galing sa primary section, ang mataas na kuryente dadaan dito sa chopper. Paglabas niya ay bumaba ang kanyang kuryente. Halimbawa dito mga 300 volts, paglabas niya dito sa secondary, mayroon siyang mga 16 volts, 12 volts, 10 volts. Yan po, parang step up, step down. Yan po. Tapos dito ito ang kanyang sa ito po ang kanyang negative sa kandito, negative po dito yung positive. Ito yung malaki na diode, mataas na amperes. Dito sa socket niya dapat mayroon siyang normal na voltahe, 5 volts, mayroon ground, mayroon 10 volts, mayroon 12 volts. Kapag wala siyang normal na voltahe dito, ibig sabihin may problema dito. Dapat dito dapat siya dito may normal na voltahe. Halimbawa dito normal na voltahe, mayroon 12, 10, 5. Tapos yung kanyang wire papunta sa decoder board. Pag nakakabit yung decoder board na walang supply, ang ibig sabihin
may problema sa kanyang decoder board. Para malaman mo na kung sira bang decoder board, tatanggalin mo yung wire. Pagtanggal mo, yung walang supply, naging normal ang supply, ibig sabihin, nasa decoder board ang problema. Ngayon po, ito naman po ang IC amplifier sa audio section. Audio section po dito, at ito ang kanyang sa sa kanyang speaker, left and right. Itong kanyang terminal output sa speaker. At tapos ito po ang kanyang sa circuit board. Ito ang kanyang switch po dito sa AM or sa DVD player, AM, FM, DVD player. Switch po dito, switch. Tapos yun lang po, maraming salamat.